Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ang episode 282 sa ating serya sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Loyola Memorial Park sa Parañaque upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at businessman na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang veteranong aktor, mananayaw at nagtanghal sa vaudeville na lumabas sa maraming mga pelikula at TV sitcom sa loob ng mahigit 50 taon mula pa noong 1938. Matatagpuan sa ibabang bahagi ng sementeryo sa Garden of Eden ay ang huling antungan ng dating artista, mananayaw at vaudeville performer na si Bayani Casimiro. Si Bayani Casimiro ay sinilang sa San Pablo, Laguna noong 16 ng Hulyo taong 1918. Siya ay isang veteranong aktor, mananayaw at nagtanghal sa vaudeville at lumabas sa maraming mga pelikula at TV sitcoms sa loob ng mahigit 50 taon mula pa noong 1938. Si Bayani Casimiro ay kinasal sa isa ring vaudeville performer na si Nieves Manuel at ang mag-asawa ay may isang anak, ang dating aktor na si Bayani Jude Casimiro o mas nakilala bilang si Principe K sa 1990s TV sitcom Okay Ka, Fairy Ko. Bago pumasok sa mundo ng pelikula, si Casimiro ay nagtanghal sa maraming vaudeville productions. Siya ay lumabas din sa mahigit 100 mga pelikula at programa sa telebisyon bilang aktor mula 1938 hanggang 1989. Si Casimiro ay unang lumabas noong taong 1938 sa pelikulang Bayan at Pag-ibig na pinagbidani na Bert Leroy at Luningning kasama si Jose Cris Soto. Ang ilan sa kanyang mga pagganap sa pelikula bago ang digmaan ay ang 1940 Rosa Virgen na pinagbidani na Raimundo Guidote kasama si Josefino Zenizal. 1940 Santa na pinagbidani na Angel Esmeralda at Carolina Serrano. 1941 Halimaw na pinagbidani na Luningning at Serafin Garcia. At ang 1941 Kung Kita'y Kapiling na pinagbidani na Arsenia Francisco, Angel Esmeralda at Yolanda Marquez. Noong panahon ng pananakop ng mga pon, si Casimiro ay nagbalik sa pagtatanghal sa vaudeville sa kanilang tambalan ni Jose Cris Soto sa Light Theater na binansagang Laurel and Hardy of the Philippines. Si Casimiro ay itinambal din at nagtanghal kasama si Golay na higit na nakilala bilang Dolphy Kalaunan. Matapos ang digmaan, si Casimiro ay nagpatuloy sa paglabas sa mga pelikula. Siya ay lumabas sa mahigit 100 mga pelikula sa sumunod na 40 taon. Ilan sa mga ito ay ang 1948, Kaaway ng Babae na pinagbidani ng Jose Padilla Jr. at Lilia Dizon. May ibang tao sa pulo. Oh. Oh, nakita kong nagtago doon sa bahay-bahay ang taguan ng aking kasangkapan. No. Oh, kitang-kita ko. Hoy, dalhin niyo lahat ng inyong armas. Tony, kunin mo 'tong Thompson. Ikaw ba? Dinawa pa akong puli. Magbantay ka, wala ka namang babantayan. Puro puno itong babantayan mo. Bakit pa ba ako nakasama? Nadisgrasya ang amo ko. Binasagang mukha ng anak ni Mang Pedro. Sa anong dahilan? Papanik ang amo ko. Ay, sinampilong ng kaliwat kanan. Mabuti na lamang at nakatakbo ko. Matigas yun eh. Pag hindi daw niya nakuha santong dasalan, dadaanin naman niya santong paspasan. At alam niyo, babalik kami sa linggo. Dadalaw kami. 1949, milyonarya na pinagbidahan ni na Rogelio de la Rosa at Mila del Sol. Umaga, menggay ng buhay ko. Kailan mo pa ba sasagutin ang pag-ibig ko inyaahin sa iyong matagal ng panahon? Nung nagliligawan ng tatay ko at nanay ko, natatandaan ko pa eh. Ano? Kukwento ko sa iyo nung pumanik ng ligaw ang tatay ko. Ah, sige, sige. Ang pangalan ng nanay ko, Kunchita. Ang pangalan ng tatay ko, Pedrito. Ang umaga, Kunchita ng buhay ko. Dahil sa iyo, ako'y magpapakamatay. Dahil sa iyo, iyahantad ko ang aking buhay sa pamatayan.
Dumating ngayon ang lolo ko, galit na galit yan. Sa tatay ko nung araw, dumating. Pagdita, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka napapalit ng bahay nito? Hindi ko kailangan lumigaw sa ang anak. Walang yakang tao. 1955, Filipino custom no-touch na pinagbidani ng Mario Montenegro, Emma Alegre at Leroy Salvador. Wala pa po. Bago kami naririto ay upaw magmakaawa na makita tayo sa inyong bangka. Pamakailan lamang, Oktobre 9, alas 25 ng hapon, 1905. Pamakailan lang? Nagkatalasan na ako. Pasinto ka doon ang nasira kong matawag ng sinlako. Ang aming operador, ang aming bahay, ang aming labay, ang aming mga kalabaw, hindi ko matutubos. 1972, Leron Leron Sinta na pinagbidani na Edgar Mortiz, Vilma Santos, Jay Ilagan at Florence Aguilar. Ang gabi po naman, eh. Ano ba, Aten? Magpapakasal kayong apat. Unang problema, wala kayong saksi. Sa tingin ko sa inyo, ni isa sa inyo ay walang gusto sa gulang para magkasawa ng walang permisong magulang. Meron mo kaming lisensya? Magaling. Magaling yan. Kung ganun eh, magsitayo kayo. Ikaw, Bet. Tinatanggap mo bang maging asawa si Spike? Aba, hindi mo kami yun, Spike! Mali. Ikaw, Didi. Tinatanggap mo bang maging asawa si Noel? Ho! Ha? Kami mo ni Noel! Ay! Mali. Bueno, unahin naman natin ang mga lalaki. 1983, E.T. is Estong Tutong na pinagbidahan ni Chiquito kasama sina Pia Moran at Ana Marin. Ano ba ginagawa mo sa iba? Ba't tagal-tagal mo? May nakita ka naman. Wala ko. Oo, ikaw tao kayo, naglinis ka lang yan. Kaya tagal-tagal mo, inabot ka na lang siyam-siyam. Si Tiniente Rosales. Pari daw ho. Ha? Pari daw ho ka. Pag-aalas sa inyo ako. Terimig tao doon, di ko maintindihan sinasabi. Arinol, at kailangan ko, kagayin ako pa kailangan yan. Ang ilan sa kanyang mga huling pagganap ay noong 1989 sa pelikulang The Singing Master na pinagbidahan ni Sam Kelly kasama sina Whitney Tyson at Jackie Aquino. At sa TV sitcom na Okay Ka, Fairy Ko na pinalabas sa IBC Channel 13 at pinagbidahan ni Vic Soto, Alice Dixon, Charito Solis at Isa Siguera. Relax lang! Anak, hindi mo naintindihan eh. Bakit ito? Asya ba'y asawa mo? Babae lang makakagawa nun. Si Casimiro ay pumanaw ng 27 ng Pebrero taong 1989 sa di inahiyag na kadahilanan siya ay 70 taong gulang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig.
Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga videos sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park dito sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.